Pabibig ko lang siya ng hose, papalitan ko para wala na silang makita sa safety. Dadalhin ko siya sa shop namin kasi papasafety ko na siya. Kasi ano siya, may expired na. So, yung safety niya is expired ngayong April. So, ngayon ay April 29 na. So, ano pa naman ako bibiyahe? So, kailangan ko na po siya pa-safety. So, dito naman is ano, sa kumpanya naman namin, libre naman yung safety. Sila na yung magsa-safety, sila na magcha-check lahat. Kung may papalitan, sila na rin magpapalit. So ayan, papalitan ko lang siya ng wiper blade kasi medyo pangat na yung ano niya, lapat niya doon sa windshield. Para pagka-check na safety, all good na. So ang mangyayari niyan, expire siya ngayong April. So ang mangyayari niyan kasi sinagad ko yung ano niya, safety niya. So baka mapalipad siya ng May. So makakatipid ako ng isang buwan. So ayan lang, dadalhin ko na siya sa, ano, sa shop namin. So ito, papalitan ko lang to kasi hindi to papasa sa safety. Kasi walang sumisirit na tubig dito sa, washer fluid dito sa aking wiper arm. So bibig ko lang siya ng hose, papalitan ko para wala na silang makita sa safety. So yan, balikan ko na lang. So bumili ako nitong ano, hose para dito sa wiper, windshield washer fluid. Alam niya, napakamahal. Oh my God! Wow! 14. Ito lang siya, oh. Wow. Sarap mag-owner operator. So ito, kinakabit ko lang yung bagong hose. Tapos kakabit ko na rin siya dito sa truck. Napakamahal itong hose na to. So kakabit ko lang at... para mag-check na sa safety bukas. So yun nga, no, yearly ini-inspection ang truck. Meron tinatawag dito na annual safety inspection pagka mga semi at saka half ton. Required yan ng DOT na yearly merong inspection. Kailangan makapasya siya sa inspection na kung anong makikita nila. Kung halimbawa ay merong out of ano na yung mga brakes, may mga maninipis na or gulong, meron sinusunod na sukat, mechanical issue. So yun, kasi kaya kailangan pumasa sa DOT inspection, hindi, I mean sa safety, ano siya, para record ng DOT na laging na-inspection yung unit. Yung rules dito sa bansang Amerika at Canada, kasi ang ini-implement nila dito is roadworthy. Yung mga discarding kuan is para lang makarating ka ng ano, pero yung halimbawa itatakbo mo siya ng all the way na takbuhan, hindi po pwede po dito, hindi po pwede dito yon. Meron po ditong sinusunod. Kaya dito, bago ka makakuha ng license ng class 1, kailangan talagang dumaan sa melt na tinatawag, 6 weeks training procedure para bago ka makakuha ng class 1 license. So pag hindi mo na ipasa yon, mag-retake ka ulit hangga't hindi mo na ipapasa yung actual exam, or meron ding written, meron ding actual, dalawa yan. Una sa written ng class 1 as a truck driver, and then air brake test written. Then once na makapasa ka ron, pwede ka nang pumasok sa school. Ikaw mamimili, or depende sa'yo kung anong gusto mong training school. And then pagkatapos ng 6 weeks ng training, magkakaroon ka ng schedule sa dito sa Manitoba Public Insurance.
road test na yon, kailangan may pasa mo yung pre-trip. May pre-trip, may inspection mo lahat ng truck and trailer mo. Lahat may inspection. Mga ilaw, mga gulong, mga adjustment ng brakes. Lahat. Lahat ng makikita nyong damage. Kailangan may report. Kaya meron din kami sinusunod na schedule 1. Naroon nakalagay yung mga kailangan mong i-check at kung ano yung minor defects at saka major defects. And then after noon, magkakamera naman ng air brake test, actual din yon. Nandun din yung procedure ng paano yung malalaman yung paano mag-build ng pressure. Anong PSI siya magwawarn, anong PSI siya para magkameron ka ng full brake application. Tapos meron din doon na kung ano dapat yung tamang sukat ng push rod travel. Yon, lahat ng kailangan na gawin ng isang truck driver, hindi lang dito tinuturo yung para lang magkalisensya ka. Dito tinuturo lahat kung paano mo gagawin lahat ng trabaho, paano mo inspeksyonin ang unit mo bago ka pumunta sa or bago ka mag-drive sa lansangan. Dito, pagka sarili mong truck, monthly meron kaming ginagawang maintenance report na sinasubmit namin sa company, sa driver's manager namin, para sila ang nagsasubmit nun sa DOT. Kaya kung hindi ka nag-fill up noon or hindi ka nagpapa-check or hindi ka nag-check ng truck mo, medyo may kalalagyan ka. Kaya dito hindi pwede ang tatamad-tamad. Yung shortcut na trabaho, hindi pwede dito 'yon. Kaya pagka sarili mong truck or kahit company driver lang, kailangan sundin mo kung ano yung inspection na nakasaad do sa schedule 1 or kung ano yung talagang mga makikita mo mga sira. At least bago ka naman na pumunta sa kalsada, bago mo i-drive ang unit mo, bago ka bumiyahe, may pagawa mo ang unit bago mo i-drive. Kasi once na na-drive mo na siya or nasa biyahe ka na at hindi mo siya na-inspection ng maigi, napakamahal ng road service. Although pagka company, sagot naman ng company yung mga waiting time pagka nag-aantay ka ng road service. Kaya I don't know bakit yung iba medyo kagaya ngayon nung nasa video na pinost ko sa page ko, bakit nagtitipid, di ba? Company naman ang magbabayad nun, tsaka bayad ka per hour habang nag-aantay ka ng road service, bakit ka manghihinayang sa pagtigil? So yun, ewan ko bakit meron ako mga nakita mga nagko-comment doon na hindi nila maintindihan yung awareness doon sa in-upload kong video. Ang pinaparating ko lang doon sa video na yon is kailangan maging awareness tayo sa mga inspection kasi napakahirap ng madisgrasya ka or makadisgrasya ka. Kagaya na lang nung nangyari doon sa Humboldt, kung alam niyo yung nangyari doon sa Humboldt, yung semi-truck driver na nakabangga ng isang bus ng football player. Patay lahat yun. So, kailangan maging maingat, gawin ng tama ang trabaho, and kailangan anuri tayo sa ating mga unit na ginagamit. Lalo na pagkasarili mong truck, or kahit na, kagaya na sabi ko, kahit company driver ka lang, kailangan walang shortcut sa pag-i-inspection. Wala namang, time limit. So, yun lang at sana may konti kayong natutunan. At ito, kagaya nga na sabi ko, papasipti ko lang yung truck ko. Kasi, expired na siya this end of this month. So, yun lang at sana mag-ingat po kayo lahat sa daan. At kita-kita ulit tayo sa ating paglalakbay. So, see you guys and keep safe and keep on trucking.
Keep safe and keep on trucking.